Good morning mga kababayan. Welcome back to Panahon TV. Ngayong umaga, makakasama po natin si Pagas sa weather forecaster Buddy Javier. Magandang umaga Sir Buddy. Ano na pong update natin dito sa low pressure area? Magandang umaga naman April at sa lahat po ng taga-subaybay ng Panahon TV. At yung pong binabantayan natin na low pressure area na nasa east ng Hinatuan, Surigao del Sur ay naging bagyo na po ito. At ito po ay pinangalanan natin si Bagyong Senyang. Sir, ano pong inaasahan nating mga senaryo no, na gagawin itong si Bagyong Senyang? Yan po ba ay magla-landfall, magre-recurve? Ano pong senaryo na nakikita ng ating mga forecasting models? Base sa kinikilos niya na westward, ito po ay magla-landfall dito po sa Hinatuan, Surigao del Sur. Bukas po ng umaga po. Sir, ano po bang magiging epekto nito no? Dahil nga nabanggit nyo na ito'y magla-landfall dyan sa may Surigao del Sur. Ano pong epekto at nakataas na po ba ang ating mga public storm warning signals? Sa kasalukuyan, nakataas po ang public storm warning signal number 1 dito po sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Compostela Valley, Camiguin Island, Misamis Oriental at saka Bukidnon. Sir, sa ngayon ano pong kategory nitong si Bagyong Senyang no? At inaasahan po ba natin ang paglakas nito sa mga susunod na oras? Itong bagyong binabantayan natin na si Senyang, ang kategory niya po ay tropical depression at taglay po lakas na hangin na 45 kilometers per hour po. At ito po ay kumikilos sa westward sa bilis na 11 kilometers per hour. At sa darating na mga oras, ito po ay binabantayan natin at nakikita natin na ito po ay isang tropical depression pa rin po. So ayan mga kababayan, itong low pressure area na binabantayan natin itong mga nakaraang araw, naging isang ganap na bagyo na po at tinatawag natin sa pangalang Senyang. So humabol pa po yan ngayong taon no? At patuloy po natin babantayan ang naturang bagyo dito mismo sa Pag-asa. Samantala sa ibang usapan naman tayo Sir Buddy, ano po nga ating top 5 lowest temperatures na nai-record ng Pag-asa? Ang top 5 lowest temperature na naitala po ng Pag-asa dito po sa Baguio City, nasa 14.0 degrees Celsius. Yung Basco, 18.9 degrees Celsius. Yung Malaybalay, Bukidnon, 20.0 degrees Celsius. Yung Lawag, nasa 20.8 degrees Celsius. At saka yung Tuguegarao, nasa 21.5 degrees Celsius. At ito naman Sir Buddy, gustong malaman ng ating mga kababayan no, gaano nga ba kababa ang temperatura na maaasahan natin dito sa Metro Manila sa peak ng Northeast Monsoon. Pagdating po ng peak ng Northeast Monsoon, inaasahan natin na bumababa yung temperatura natin at sa mga nakaraang taon na nagtala po dito po sa Science Garden umaabot ng 14.9 degrees Celsius. Sanaya po, dito po sa may Pasay, umaabot siya ng 14.6 degrees Celsius. At dito naman sa port area, umaabot din po ng 14.5 degrees Celsius. So ayan mga kababayan, ang posibleng temperatura na maranasan natin sa oras na mag-peak ang amihan no, dito po yan sa Metro Manila. Samantala Sir Buddy, dahil ilang araw na lamang magtatapos na ang 2014, ano po ba ang inaasahan natin mga weather systems na iiral sa ating bansa sa linggong ito? Ang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa ngayon ay ito pong isa po, yung bagyong tong si Senyang na nakakaapekto dito po sa Mindanao at yung tail end of a cold front naman na posibleng makakaapekto dito po sa Southern Luzon at yung Northeast Monsoon o kaya yung Amihan ang naapekto naman po dito po sa Northern at saka Central Luzon. At dahil nabanggit nyo nga po itong Northeast Monsoon, na nakataas po ba ang ating gale warning ngayong Sunday? Sa ngayon, nakataas po ang gale warning dito po sa northern at saka eastern seaboards ng Luzon at eastern seaboards ng Visayas. At payo pa rin natin sa ating mga kababayan mangingisda at yung mga maliit na sakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa nabanggit na lugar sa kadahilanan po na maalon hanggang sa napakaalong karagatan mula 3.4 to 4.5 meters po ang taas ng alon.
At finally, Sir Buddy, para sa ating mga kababayan na nagsisiuwian pa rin ngayon, no? Ano po bang inaasahan natin lagay ng panahon ngayong Sunday? Sa kasalukuyan po, narito po ang maging pagtaya ng ating panahon, ang Caraga at ang mga lalawigan ng Misamis Oriental, Bukidnon, Camiguin, Davao del Norte, Davao Oriental at Compostela Valley ay magkakaroon ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. Ang rehiyon ng Bicol, Kabisayan at ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makaranas naman ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtaman mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Ang Cagayan Valley, Cordillera, rehiyon ng Ilocos at Gitnang Luzon ay magkakaroon naman ng maulap na papawirin na may mahina mga pag-ulan. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magiging bagyang maulap hanggang sa kuminsan ay maulap na may pulupulong mahinang mga pag-ulan. Samantalang nalalabing bahagi ng bansa ay magiging bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog. So ayan po, maraming salamat mga kababayan. Yan po si Pagasa Weather Forecaster Buddy Javier na naghatid sa atin ng latest sa ating panahon. Punta naman po tayo sa ibang usapan mga kababayan. Para sa ating New Year's trivia, ang round-shaped fruits. Isang tradisyon ng mga Pinoy ang pagbili, pag-display at pagkain ng mga bilog na prutas tuwing sasalubungin ang bagong taon. Pinaniniwalaan na magdadala ito ng prosperidad sa tahanan. Kadalasan, 12 prutas ang binibili bilang pagsimbolo sa masaganang 12 buwan sa isang taon. Ayan po mga kababayan, magbabalik kami makalipas lamang ang ilang paalala. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo!